Sabi ko naman sa'yo, may experience mo rin to. Simulan na natin ang seremonya. Napaka-incompetent nyo. Wait, no, wait na, iniisip ko kung nasan yung susi. Hanapin ko nga. Oh my gosh. Girl, huwag mo na-stressin yung sarili mo. Kinakasala si Kudos. Hanapin nyo na yung susi! Bilis! Go! Angel, pwede ba kumalma ka? Bakit ba sobrang big deal sa'yo nito? Marriage boot lang yan. Para sa'yo, wala lang yun. Sa akin, hindi. Okay? Shield, please, do something. We can't let Angelica marry Kudos. Buen Latros, Kudos pere sa'yo. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Angelica na magiging kabiyak ng iyong puso? Sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin siya sa habang buhay. Yes, Father. I do. Eeeeh! Daigon, boy! Sorry, sorry. Na-carried away lang. Ikaw naman, Angelica Bianca de Macapili. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Kudos na magiging kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin siya sa habang buhay. Angelica. Father. Ano nga po ulit yun? Ulitin ko ang tanong. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Kudos o maging kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay? Tinatanggap ko. Akin na nga yan. Oh, bida-bida ka kasi. Pinapakita mo pa. Sino naman kaya yung sumira sa plano natin? Ano? Hahanapin nyo ba? Hanapin nyo na! Huwag na. Wala naman mangyayari. Chiki, pera nga ako ng hairpin mo, please. Thank you.
Ito yung pinaka-inihintay ko eh. Sorry. Okay. You may now kiss the bride. Huh? Kailangan pa ba yun? Teka, baka mahiya si Angelica. Excuse me. Akong pari dito, di ba? Sumunod na lang po kayo. You may now kiss the bride. Sa cheeks. Oh, sa cheeks na lang yan, ha. Huwag mag-inerte pa kayo. Sige na. Go na. Angelica? Hazel, ano ba? Laro lang to. Oo nga, Hazel. Katuwaan lang naman to. Wala namang mali siya eh. Just answer the question. Do you want to be her boyfriend? Her husband? Ano ba, Hazel? Wala akong gustong pakasalan, okay? Hindi na ako natutuwa dito. Angelica, excuse me. Uy, di pa tapos. Uy, halika na! Tara na! Tara na! Umalis ka na, Jay! Tara na! Angelica, wait lang. Nag-propose sa sa'yo si Train? Ibig sabihin, mag-jowa na kayo, ate? Yes! Yayaman na tayo! Sus! Uy, hindi ganon ang pagpili sa jowa. Ang dapat, yung sinusunod mo kung anong sinasabi ng puso mo. Mismo, tita. Kaya ikaw, kung hindi mo talaga mahal si Train, sabihin mo na sa kanya. At kung ang nilalaman nitong puso mo ay si Kutos, at hindi pa naman sila nung Hazel na yun, sabihin mo na sa kanya. Teka nga, ma. Never naman sa akin ang ligaw si Kutos. At never niya inamin na may gusto siya sa akin. So... Tama. Kaya, Chain, for the win! Bro, kuha lang ako ng bagong drink, ah. I'll just use the restroom. Huwag ka nang umasa, naiti-text ka pa ni Angelica. Sandy, pwede ba? Iwan mo na lang ako. Ayaw lang kitang nakikitang ganyan, Chain. You have to know the truth. What is it? Kasi nung nasa US ka pa,
Naging super close lang dalawa ni Kudos. Alam ko na yun. So? So, I think nagkaroon sila ng something ni Angelica. Kaya, hindi kanya ma-accept. Something? Pero sabi nila friends lang sila. Really? I doubt that. Sa tingin ko lang ah, para kasing ang bad na pinapaasa ka pa ni Angelica. So, kung ako sa'yo, mas okay kung iwasan ko na lang si Angelica. I mean, look at you, Train. You're one of the most sought-after heartthrob dito sa campus. Why settle for a plain Jane like Angelica? Think about it, huh? Gwen Lacros, Kudos Pereseo. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib si Angelica na magiging kabiyak ng iyong puso sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, at mamahalin mo siya sa habang buhay? Yes, Father. I do. Hey! Nice one, boy! Nice one! Hey, sorry. Na-carry the way lang. Ikaw naman, Angelica Bianca de Macapili. Tinatanggap mo bang maging kaisang dibdib? Will you be my girlfriend? Pumunta kami kanina ni Mama sa isang park. Ang daming tao. Medyo naiinggit ako sa mga namamasyal na buo ang pamilya. Medyo lang, kasi medyo nakamove on na din ako sa pangiiwan sa amin ni Papa eh. Pero nung nasa park kami, may naalala ako. Naalala ko dati, may batang lalaki na tumulong sa akin nung bata pa ako. Kasi sa park din yun eh. Ipinagtanggol niya kasi ako kay Papa nung pinagalitan ako. Huwag po kayong magalit. Ikaw, huwag kang makialam dito ah. Gusto ko lang po sabihin na kinausap ko po siya kaya po siya natagalan. Kasalanan ko po. Parang may ganun akong experience ah. May bata sa park, pinapagalitan ng tatay niya, at ipinagtanggol ko. Ikaw ba yan, Abby? O si Hazel? Pero imposible naman si Hazel yun kasi magkasama kaming dalawa. Tsaka yung time na yun, naglalaro kami ng taguan. Ah, baka nangyari to habang nasa Cebu siya. Sobrang in-admire ko yung batang yun for defending me. Nakwento ko na ang tungkol sa kanya sa notebook number 15. The blue one. I'm sure nabasa mo na. Parang hindi pa. Hindi ko matandaan. Asan ba yun? 16? Notebook number 15. Ba't wala dito? Huh? Uy! Ay! Sorry! Okay lang. Nilipad ng hangin yung part na yun. Ah. Hello, Hazel. Hi, Kudos. I just wanted to check kung okay ka. Bakit naman? Kasi, di ba, naiwan natin si Train, naglalasing. Naisip ko kasi baka awayin ka niya or something. Hindi ganun si Train. Okay. Mabuti naman. But I just got worried.
Diba, Kudos, nakita mo naman how much Train loves Angelica. And with you being so close to her... Ang fear ko is, baka pag-aaway niyo lang to ni Train. Kudos, I really think it's for the best. If mag-distance ka muna kay Angelica. Hazel, matagal ko nang ginawa yun. Hindi ko na siya PA. Hindi kami nagkikita except sa school at sa mga events. Umiwas na talaga ako para kay Train. Para kay Train lang. Hazel. Joke lang. Hazel, may tatanong ako sana sa'yo. Sure. Binabasa ko yung diary mo ngayon. And sabi mo dito, nung bata ka, may batang lalaki na nag-defend sa'yo. Remember? Yeah. What about it? Hazel? Andiyan ka pa? Ano nangyari? Yes, Kudos, I'm still here. Sorry kasi ang hina talaga ng signal dito and honestly, ang haba ng kwento nun. So, would it be better if we just talked about it in person? Is that okay? Ganun ba? Okay. Sige, let's rest na. Good night, Hazel. Good night, Kudos. Koy, may problema ba? Si Hazel. Sabi niya, baka nagbago lang siya kaya ang daming disconnect sa mga entries niya sa diary. Pero habang tumatagal, lalong dumadami ang inconsistencies eh. Salo kong naiisip na hindi siya si Abby. Ang totoo kasi niyan... Anong totoo?